si BBM umiwas siya dahil ayaw na niyang pakinggan yung mga katanungan o yung mga balita na walang ginawa kundi nakafocus lang against him. Mga istoryang kakaiba sa tao, bagay, lugar o pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Ito ang Istoryahe TV. Subaybayan ang channel na ito at huwag kalimutan mag-like, comment, subscribe, and hit notification bell para updated ka sa ipaparating na video. Idol Rocky Tulfo inilipinsa ang bagong president-elect na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa interview niya kay Pia Ranada sa Rappler. Laban sa mga kritiko o sa mga bias ng mga TV network, ayon kay Idol Rocky, karapatan daw ni BBM na mag-refuse sa mga interview ng TV network kung pababatikos lang na naman daw ang binabato lagi sa kanya. Ayon pa kay Idol Rocky, umiiwas na lang daw si BBM sa mga interview na lagi na lang daw namabatikos sa kanya. Walang pabor sa kanyang mga nagawa o neutral dahil lagi na lang daw negatibo ang ibabato sa kanya. Tinanong si Idol Rocky ng Rappler sa interview kung kumusta naman daw ang press freedom sa ating bansa ngayon. Well, sinagot ni Idol Rocky na okay naman daw. Buhay na buhay pa rin daw ang freedom of expression sa ating bansa. Bilang isang broadcaster journalist, nakapagpahayag naman daw siya kung anong gusto niya. Kung sa tingin daw ng tao sumusubra na siya sa pambabatikos at wala na sa lugar, pwede naman daw siyang inibanda ng libel kung gusto nila at kung ito'y nararapat. Kaya't maganda ang naging reaksyon ng mga supporters ng Unity Team sa pagtanggol ni Idol Rocky kay BBM sa interview ng Rappler. Kung mandidato itong si Idol Rocky sa pagkasenador ng ating bansa bilang independente at walang partidong pinapanigan, kahit sa ang survey pa lang, pasok na ito sa Magic 12 at Top 1 palagi. Kahit naging Top 3 lang sa May 2022 election, masaya pa rin ang ating idol at kontento na. Dahil ang tanging gusto niya ay makapasok lang sa Magic 12 para maging malawak daw ang kanyang serbisyo sa bayan. Popular itong si Idol Rocky Tulfo sa tao. Dahil sa kabaitan niya at walang sawang tumulong sa taong bayan kung merong lalapit sa kanya para humingi ng tulong, mapaligal man o financial. Ngayong may pwesto na sa Senado ang ating idol, aasahan nating may malaki pa siyang magawa sa ating bayan. Basta't lagi lang tayo nakasuporta sa kanya at sa mga kasamahan niya sa gobyerno, especially sa ating bagong mahal na Pangulo at pangalawang Pangulo. Hindi na tayo dapat mag-away-away pa, dapat makaisa na tayong lahat para sa ikakaunlad ng ating bansa. Kung gusto niyo ng mga istoryang katulad nito, subaybayan ang Istoryahe TV. Nag-a-upload ng mga kakaibang istorya tungkol sa tao, bagay, lugar o mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. At huwag kalimutan mag-like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa kipaparating na video. God bless us all!